Isa pong magandang araw sa ating lahat, mga Ursulino, at narito na naman po tayo sa isa na namang edisyon ng Kwentong Ursulino Stories of Faith and Devotion ngayong Kwaresma. Makakasama nga natin ngayon si Heart Aldrin Aran na nagmamay-ari at nangangalaga ng imahe ni Santa Maria, ina ni Juan Marcos. Magandang araw sa iyo, Kuya Heart. Magandang araw po sa ating lahat. At ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba yung kung paano na ipapakita ni Kuya Heart at ng pamilya ni Kuya Heart yung devotion sa pagsasanto sa pamamagitan ng image na inaalagaan nila. So Kuya Heart, paano ba nagsimula yung desire sa puso mo na mag-alaga ng mga santo o yung hilig mo sa pagsasanto? Ayan, bata pa lamang ako, talagang kita-kita na yung hilig ko sa pagsasanto. Kahit nung preschool, starting preschool, kabisado ko na yung line up ng holy procession dito sa Binangonan. At other than Holy Week, syempre lahat ng events ng church inaabangan ko, even at a young age. So, kapag magsisimba, talagang excited magpunta. Lahat ng mga santo makikita sa mga bahay, sa mga simbahan, lagi kong inaabangan. At namulat din siguro sa pagpalaki sa akin ng lola ko, who taught me how to pray the rosary at a young age. So, since bata, with her, I pray the rosary every day. At siya rin yung nagmulat sa akin sa paglilingkod sa simbahan. Eventually, naging sakristan din ako. So, habang tumatanda, papalapit ng papalapit sa practices ng faith, hindi lang sa pagsasanto, pero sa lahat ng forms ng devotion. So, ibig sabihin, mahilig ka na talaga mula pa nung bata ka sa pagsasanto. Pero sa dinami-dami ng santo na pwedeng alagaan o pwedeng ipagawa, ganun, bakit si Santa Maria, ina ni Juan Marcos yung napili? Ay, magandang tanong din. Actually, bata pa lang ako, syempre. Pinangarap ko na makasama dun sa lineup ng Holy Week. Pero medyo malayo sa katotohanan noon kasi, ay nga, bata ako at hindi naman din handa yung pamilya ko sa ganitong responsibility. Pero kung tatanungin ako, ang pangarap ko talaga ay isang kababaihan sana na nakasunod sa patay na Kristo sa posisyon. Pero most fortunately, nung ako ay 13 years old, may isang tao mula sa isang deboto mula sa San Mateo Rizal, naghanap siya ng mapagkakatiwalaan ng imahe ni Santa Maria ng Juan Marcos na inaalagaan ko ngayon. Ang kanyang goal, mapalaganap sana yung devotion dun sa santa since bago lang din siya nakikilala. At bata pa lamang ako noon, pero ako yung napili. So parang saktong-sakto kasi siya talaga yung pangarap ko. Isang babae pa sana na may ihahanay kina Santa Maria Magdalena, kina Santa Maria Salome. At ayun, parang pinag-adya talaga ng Diyos na ibigay sa akin isang santa na bagong ipapakilala sa Binangon. Kaya bagamat bigay siya sa akin at hindi ko pinlano noon, parang minabuti rin ng Diyos na siya yung mapunta sa akin. Nung narinig ko yung pangalan ni Santa Maria na parang bago siya dun sa pandinig ko, so sino ba siya? Kasi sabi mo nga, parang pinapalaganap natin yung devotion sa kanya at nakita ko nga na mukhang bago siya sa pandinig ng mga tao na meron palang Maria na ina ni Juan Marcos. Ganun. So ano ba yung buhay niya? Ayan. Siguro para mas makilala siya ng mabuti, ang mas kilala siguro natin yung anak niya, si Juan Marcos or Saint Mark the Evangelist. Yan. Pero si Saint Mary, mother of John Mark, yung nanay ng Evangelist, nabanggit siya sa Acts of the Apostles. So, ang pinakang malaking role niya sa Passion ni Christ, sa bahay niya naganap yung huling hapunan, kasi meron talagang kaya si Juan Marcos, mayaman siya. Kaya yung bahay niya laging naging prayer meet, venue ng prayers ng mga apostles and ni Christ. At malaki nga doon na yung Last Supper at yung Pentecost, washing of the feet, etc. Pero kung magbabasa tayo ng tradition, yung mga wala sa Bible, ang iba-iba pa niyang role. So during the Passion, habang si Mary ay sumusunod sa kanyang anak sa pagbubuhat ng krus at yung mga kababaihan, every now and then, umuwi sila sa bahay ni Juan Marcos para magpahinga. And even after the burial of Christ, pagkalibing niya, most sa mga kababaihan sa kanila din umuwi. Okay. So after nung mabuhay na si Kristo, nagkaroon ng persecution of the Christians, yung bahay ni Maria ina ni Juan Marcos, yung naging unang simbahan, kasi doon sila unang nagtipon, takot sila sa mga Hudyo noon, yung naging taguan nila. So
isang malaking katapangan din yun sa part ni Santa Maria ina ni Juan Marcos. Kasi maaari siyang makulong or mapatay dun sa ginagawa niya. Pero dahil malakas yung pananampalataya niya, inayaan niyang tumira sa kanya yung mga alagad at mga unang Kristiyano. Ayon din sa mga tradisyon, best friend sila ni Mama Mary. So, nung namatay daw si Mama Mary, bagamit ito yung tradisyon na lang, hindi natin alam kung totoo bang nangyari. Nagupitan pa niya ng buhok si Mama Mary at ngayon ay may relic tayo ng buhok ni Mama Mary dahil doon sa ginawa na. So yun nga, siguro itinuturo sa atin ni Santa Maria na ina ni Juan Marcos na katulad nung pagpapatuloy niya doon sa mga apostol kay Jesus nung sa iba't ibang events ng buhay nila ay siguro tinuturuan tayo nito na buksan din yung mga tahanan natin para sa mga may hirap, sa mga unfortunate na mga tao na yun yung tinuturo sa atin ni Santa Maria na tayo din dapat ay maging katulad niya na nagbubukas ng tahanan para kay Jesus na sinabi nga ni Jesus na yung na ipapakita niya yung sarili niya doon sa mga may hirap at doon sa mga pulubin. At so Kuya Heart, kailan ba nagsimula yung paglabas mo nung sinabi mo nga kanina parang 13 years old ka pa lang na acquire mo na yung santo na ito, pero kailan ba nagsimula yung pagsalida mo sa Holy Week procession ng Pilipinas? Ayan, actually ngayon taon pangalawang beses ko pa lang. So last year yung aking primera salida, unang paglabas, 2019. Pero parang sakto din o ipinagkaloob din ng Diyos na ganun yung nangyari. Kasi nga, batang-bata pa lang ako noon nakuha ko yung santo. Bagamat gustong-gusto ko na noon, siguro wala pang capabilities kasi nag-aaral pa. Pero sakto last year, I graduated, tapos nakahanap ng work. Naaprobahan ng encargados na binangonan yung santo ko. At biglang napasama sa posisyon kung kailan nag-start na ako maging handa. So bilang bago pa lang nagsisimula yung pagsalita niyo sa Holy Week procession dito sa Binangonan, ano yung preparations niyo bago yung, syempre, sinabi nga nung iba na na-interview namin, December pa lang doon, nag-iisip na sila, at tapos January pa lang doon, tumitingin na sila ng mga bulaklak na ilalagay nila. So ikaw, ano yung preparations niyo ng pamilya niyo bago yung Holy Week? Ayan. Medyo siguro mahirap tsaka mabilis para sa amin kasi baguhan yung pamilya at hindi rin naman kami ganun kalaki unlike ng mga sikat na angkan sa bayan. So December 2018, nag-aaral pa ako nun, in-graduate ako. Pero pagpasok ng 2019, doon talaga kami nag-start mag-isip, mag-usap-usap. At nagpatawag na rin ako ng parang family meeting na kung saan nagsalo-salo kami para pag-usapan din yung mga mangyayari. So doon una nagkaroon ng mga assignments, sinitotoka sa pagkain, sa pagluluto, sino mga katulong sa gastos, manpower. Pinilit ko talaga maging organisado kasi baguhan kami lahat. At yung mga kapamilya ko wala pang gaanong ideya kung paano tatakbo ang position, ano yung mga kailangang ihanda. Pero ilang weeks na lang yung meron kami, ilang months na lang. Nagulat ako pero Holy Week parang naging smooth naman lahat. Ano nga, siguro, aminin ko rin, na-expect ko na magiging palpak siguro sa una, maraming pagkakamali, pagkukulang. Pero nung dinadaos na yung Holy Week, na napakasaya kasi full feeling, maganda yung kinalabasan physically, inside and out. So maayos yung interaction ng pamilya. At maganda rin yung kung titingnan mo yung santo at yung karosa niya. Parang automatic alam na nila kung sino yung magluluto, sino yung tutulong sa gastos, sino yung mga magtutulang. At saka since magandang simula na siya, parang naging panatag kami na taon-taon na ano, kaya namin itong paghandaan, kaya na namin itong gawin palagi. So pag-usapan naman natin ngayon yung debosyon, lalong-lalo na doon sa espiritual na buhay mo bilang nag-aalaga ng santo na Santa Maria na ina ni Juan Marcos. So ano yung naitulong ng buhay ni Santa Maria sa buhay mo? Kasi syempre hindi lang naman yung tungkol sa pag-aalaga lang, sa pag-asikaso lang, pag-ayos ng karosa, pagbili ng bulaklak, paglagay, paghanap ng magtutulak. Bagkus dapat nakakatulong din sa iyo at sa pamilya mo yung buhay o yung aral na ipinapakita at binibigay sa atin ni Santa Maria na ina ni Juan Marcos. So ano yung naitulong na ni Santa Maria sa buhay mo bilang isang deboto niya? Ayan. Siguro sagutin kita sa dalawang perspektibo. Yung unang malaking perspektibo, siyempre taon-taon, parang inaasahan na ng pamilya ko na may mangyayaring malaki bawat tuwing darating ang Holy Week. Yung sa prosesyon mismo, yung karanasan mo, lalo sa Biyernes Santo, sa bayan natin napakatagal ang prosesyon. Tapos kami nakasunod sa patay na Kristo.
parang habang nagpo-position ka, pagod po yan, pero nandun ka nakatayo, naglalakad. Para na-realize mo, siguro ganito rin yung hirap nila noon, nung kababaihan, nung sumusunod sila kay Kristo, nung tumatangis sila. Siguro, bagamat mas malaki yung karanasan nila, ganito siguro yung katumbas, na ito yung sakripisyo nila na ginagawa. Tsaka, yung magandang dulot noon, yung pamilya namin, kahit di na mag-usap-usap, alam na na, sa bahaging ito ng taon, uuwi tayo dito sa probinsya, magsasama-sama tayo. Kaya, same with what St. Mary of John Mark did. Ginagather niya yung Catholics and Christians during her time na o dito tayo sa bahay ko magdarasal. Ganon din nangyari sa amin. Para sa kanya, sa ngalan niya, nagde-devotion kami. Automatic na, uuwi kami kapag Holy Week at magdarasal, magpupuri ng sama-sama. At yung sa personal naman, syempre sa bahay, kasama mo na siya palagi dito, marirremind ka lagi na magdasal araw-araw. Kasi parang sayang naman yung napagkalooban ka ng ima, hindi ka magdarasal. So, yun yung una, makukompel ka talaga magdasal hanggang maging natural na siya na di mo na kailangang i-schedule, di mo na kailangang iyain yung iba. Basta magsisindi ka na lang ng kandila, mapapadasal ka na lang. Parang may bantay ka na rin sa bahay. Panatag ka na may nagbabantay sa pamilya mo kahit. Kunyari ako wala sa bahay, siya may iwan din. Parang siya yung nagbabantay at tumitingin sa amin. At bukod din doon, kasi kapag may santo ka, talaga lagi kang magpapakain, mag-iimbita ka, magkabistahan, piyesta, kadasal. So same with what she did. Nagagather yung Catholic sa bahay mo para magsalo-salo, magtipon-tipon. Kaya parang yung ginawa niya noon, nauulit sa pamilya namin kasi kasama na namin siya dito sa bahay. Napakaganda nun ano, na talagang makikita mo yung naginagabayan ni Santa Maria yung pamilya niyo at yung mission niya noon ay nagagawa niyo ngayon. So ibig sabihin parang nagiging totoo talaga yung devotion mo sa kanya. So yun nga, bilang isang deboto ni Santa Maria na ina ni Juan Marcos, ano yung maaari mong ibigay sa ating mga Ursulino na nanonood ngayon na kung paano nila mapapatatag yung pananampalataya nila sa Diyos sa pamamagitan ng mga santo na sinusundan nila, ng mga santo na binibigyan nila ng kanilang pagde-devotion? Yung alamin natin yung buhay nila, yung ano yung mga naiambag nila, lalo na nung panahon na nandito pa si Kristo, kung ano yung mga nagawa nila. At subukan natin gayahin yung paghahanda sa Holy Week, mga gastusin, mga kagamitan ng santo. Kung pangalawa na lang siguro, pero ang pinakamahalaga at pinakauna pa rin, makita sa atin mismo kung ano yung mga virtud o pagpapahalaga na isinabuhay din nila noon. At lagi nating aalalahan yung mga naging sakripisyo nila. Yan. Kapag tayo naman yung naghihirap, tatandaan natin, pinagdaanan din siguro nila ito. Huwag tayong susuko at laging kakapit sa Diyos. Yan. At pagdating naman doon sa mga tradisyon natin, ituloy lang din natin, palakasin pa natin lalo mga pabasa, mga pagpuposisyon. Kasi ito yung parang pinapakita natin sa buong bansa, sa buong mundo na pinagmamalaki natin yung pagiging Katoliko. At pinagmamalaki natin sila, yung ating mga santo. Talagang lagi natin silang inaalala. At sa mga ganitong pagdaraos sa mga gawain, nabubuklod tayo. Yung pananampalataya hindi nagiging pribado, nagiging pangbayan siya. Isang pangmalakiang bilang ng mga tao. Hindi lang pang isa, hindi lang pang dalawa. Pang buong pamilya. Kaya maganda rin yung ginagawa natin dito sa Binangonan. Ipagpatuloy lang natin. Saka mas palalimin pa. Bakit ba tayo may ganitong pananampalataya? Bakit ba may ganito tayong santo? Kapag yun na yung pinagmumulan natin, yun na yung pinaghuhugutan natin. Baliwala yung pagod, baliwala yung mga problema. Basta kung doon tayo nakaangkla sa kung ano ba sila, kung ano yung kahalagahan ng mga pinagagawa natin, mga binubuhos natin, pagod, sacrificio. At in the end, ang reward naman ito hindi lang magandang posisyon o magandang pamilya. Ang reward nito nasa langit din. So parang ito na yung paglalakbay natin. Ito na yung simula ng paglalakbay natin. At ang uuwian natin, yung sa hinahaba-habangan ng posisyon, sa simbahan ng tuloy or sa langit, doon talaga yung reward. Doon na babalik lahat ng mga binuhos. So yun nga, sinasabi nga nila na ang buhay natin ay isang posisyon. Isang malaking posisyon na nakakapagod, maraming hirap, maraming sakit, maraming tawanan, maraming kwentuhan, maraming saya. Pero yun nga, yung goal natin na mapunta sa
langit ay yun yung dulo ng prosesyon na nilalakad o tinatahak natin ngayon. Maraming maraming salamat Kuya Hart sa pagpapaunlak sa interview na ito. Maraming maraming salamat din sa inyo mga Ursulino sa patuloy na pagtutok sa kwentong Ursulino Stories of Faith and Devotion ngayong Kwaresma. Manatiling nakatutok sa aming social media accounts, Facebook, Twitter, Instagram at YouTube at Ursuline Media. Magandang araw po sa ating lahat.